Hello guys, Kaisaya here at nandito ako para bigyan kayo ng volume 1 ng tips and guides for Ragnarok Mobile. And ayun, simulan natin muna sa advanced skills, adventure skills pala. Ayan, so unahin natin i-demonstrate ano ba yung hand-in-hand. Worth it bang kunin to? So ayan, may kasama ko ngayon dito si Stifler. At ayan, titignan natin, ipapa-request ko siya na i-hand-in-hand ako. By the way, para gawin yon, kailangan, I think, I'm not too sure, baka kailangan na sa party kayo, but itatap niyo lang yung avatar ng kasama niyo, and then click niyo yung hand-in-hand. So this time, nag-send sa akin si Stifler ng request to do a hand-in-hand, i-confirm ko yan. So may lalabas dito, I happily held hands with him. So tingnan natin, gagalaw si Stifler and you'll see there, yan. Kung saan siya magpunta, it appears, yun, dinadrag niya ako. So, tignan natin na. So, okay to gawin, ano? Ay, sorry. Napalayo pala ako. Pero automatic yan. Pag napalayo ako, pag naglakad ulit si Steve, or babalik, or kung sino man yung nag-hand in hand sa inyo, babalik yun. So, like, ang ganda gawin nito, like, for example, couple kayo, gusto niya lang mag-trip-trip, yan. Tulad ng ginagawa namin ngayon. Yan, zoom in natin. So, yan yung hand-in-hand. Okay, so balik tayo dun sa taas. Stifler, dalhin mo ako sa taas. So, next na ipapakita ko naman sa inyo is yung free view na sa adventure skills. Free view. So, ito siya. Free view. Sabi dito sa description, after learning it, you could unlock free view provided by the top right button in the camera to take better photos. Okay, so try natin yun. So, I think, siguro dito tayo Stifler. Sa bandang gitna. Ay, naka... Ayun, para pala i-cancel yung hand-in-hand, tap nyo lang ulit yung icon or avatar nung nakipag-hand-in-hand sa inyo. And then, ayan, cancel H-in-H. Okay, so confirm. Okay, I let go of his hands. Alright, so yung minamention ko kanina na free view, try natin. Kailangan nyo lang ilabas yung camera nyo. Okay, so nakalabas na yung camera. And then, makikita nyo yung sa pinaka-right, upper right part ng screen. Try natin picture on si Stifler, ha? So, ayun, it appears how may hawak kayong camera and then you have to move your camera para as if kayo yung nagtitake ng photo. So, ayun, no, tingnan yung ginagawa ni Stifler dito. Try natin lumayo. Ayan, lipat tayong pwesto dito. So, kayo talaga mismo mag-move kayo sa position nyo physically. So, ayan, tumatawa si Stifler dyan. So, kuha natin siya ng picture. Alright. So, yan. Save natin. Okay. So, ganun, guys. Yung free view. So, meron naman ding advanced composition doon sa adventure skills natin. It says here, after learning this, you could get different composition for selfie. You will like it. So, tingnan natin kung magugustuhan nga natin yan. Ano. Pwes, harap muna tayo ng magandang pwesto dito sa may stairs, I guess. And then, yan, labas ulit natin yung camera. And then, the preview, ano tawag dun? Advanced composition is this one. Yung, sa upper right part, yung pinakaunang icon. Yan, so shooting scene 1. Yung mga form dito, hindi kasi ako ani photographer eh, so I'm not too familiar with this one. But parang meron siya mga predefined na views for your picture taking. Shooting scene 5, ang dami actually. 1 to 5 siya. At least, kung yun yung meron ako right now. I'm not too sure, like, siguro pag nag-level up, mas marami pang options. But then again, ayan yung mga gusto nating i-discuss so far for the adventure skills. Now, let's move on to some other tips. So, sa mga hindi nakakaalam, ano, kapag may mga extra gears kayo sa bag nyo, kailangan, I mean, kung gusto nyo makakuha ng additional stats from that, i-deposit nyo siya sa inyong adventure handbook. Paano ba gawin yon? So, pupunta lang kayo sa more, and then adventure handbook, and then, punta kayo dito sa pangatlong pangatlong icon. So, yan yung mga headgears. So, makikita nyo dito, I have a few headgears or headwear na nakadeposit na.
So, for example, I'm gonna be taking out this hairband, take out. Okay, I took it out. So, ibig sabihin, nandun lang siya sa bag ko. Okay? Andito lang siya sa bag ko at hindi naka-equip. So, what you have to do is to go to your adventure handbook and go to the headwear section and then click the icon of the headwear and then click the deposit button. Tapos mapapansin nyo, yun, madadagdagan kayo ng stats. So, parang it's a great way na, I mean, hindi kayo magtapon ng headwear. Diba? Like, for example, if you just wanna take photos, like good photos, deposit nyo na lang. At least may dagdag pang attribute rewards. Like, for example, this one nakasulat dito sa Night Ire ako. Let's see na lang, yung naka-deposit dito pala. Gaiowet headwear. So, ang deposit reward niya sa akin dito ay additional HP of 30. So, ayun. So, dagdag stats din siya, diba? So, the deposit niya yan. Huwag niyong ibabenta. Sayang. At least deposit kayong isa. What else? Next up is yung mission board. Okay? So, halika dito, Stifler. Ayan. Kita for a hand in hand. Samahan mo ako. Ayan. Ako naman ang hahata kay Stifler. Pupunta tayo sa mission board. So, yung mission board, guys, available siya sa kahit anong city. Major cities like Giffen, like this, Frontera, Peon. So, ay, hindi pala dito. Nililigaw ko si Stifler. So, pupunta tayo dito sa mission board sa Frontera, for example. Ito gagawin nyo to daily kasi ang dami ring rewards na bigay. Experience, etc. So, ayun. Naliligaw na ba ako, Steve? Ay, ito na. Makita na natin. Mission board. Yeah, makikita nyo. Ganyan yung itsura niya, guys. And then, yan. Gagawin nyo siya. One at a time lang kayo pwede maka-accept ng task. So, ako tapos ko na. I finished everything. At, everything, yan. 10-10 na ang nakalagay sa baba. And then, mag-reset siya. Every 6 o'clock a.m. Philippine time, GMT plus E. Okay? So, gawin nyo yan daily. Next tip or guide na may bibigay natin sa inyo is that like, actually, I'll just be discussing this one. Upo muna tayo dito, I guess. Habang nag-discuss tayo, let's sit down. Sanay, sit down. Uy, ayun. Okay, tapos zoom in tayo habang nag-discuss. Uy! How do I zoom in? Ayan. Gawa natin ang magandang camera view. Okay. Balaw na ako sit down. Okay. So, ayan guys. Next thing na i-discuss ko is that pag naka-experience kayo na na-stuck kayo sa loading screen o kaya ayaw mag-load ng character nyo dun sa character select screen, all you have to do is to go to your app settings sa phone nyo mismo, tapos i-clear data nyo. Okay, I'm gonna show it to you guys here, since, to those who are not familiar, so pupunta ako muna, iwan muna natin ang RO. So basically, sa settings ng phone nyo, ito, pakita natin dito. Sa apps and notifications, in my example lang dito sa phone ko, no? So, pwedeng magkaiba tayo. Basta hanapin nyo lang yung app section. Tapos hanapin nyo yung Ragnarok M. And then, punta kayo sa data usage. I mean, storage pala. Sorry. Storage. Storage. And then, magki-clear data kayo. Pero, ayokong gawin yan ngayon. Kasi, syempre, mabubura yung... I mean, mag-extract ulit yung mga patches na dinownload ko. So, I don't wanna do that. Just to show you here. Pero pag na guaranteed yan, I mean, at least na-experience namin ilang beses kaming nag-stuck dun sa loading screen and ilang beses din na hindi lumalabas yung character dun sa character select screen. Then, na-fix siya nung clear data. So, by clear data, I believe wala kang kailangang i-download dahil na-download mo na yung mga patches ng game, mag-e-extract lang ulit siya. Okay? So, I don't think it will consume data or, yun nga, internet bandwidth for that. And correct me if I'm wrong. But anyway, yun yung isa sa mga fix. Alright? Okay, next
tip na ituturo ko sa inyo ay kung paano lumipat ng channel. So, bakit nyo ba gugustuhin pala na lumipat ng channel? Like, for example, hindi kayo nagkikita ng alikas, siyempre. Naka-hand-in-hand pa kaya kami? Oo nga, we're still in hand-in-hand kahit nag-logout ako. Ang galing. So, ayan. So, paano ba mag-change ng channel, guys? So, pupunta lang kayo sa Easload. Pupunta lang kayo sa Easload. So, ito, makikita nyo sa upper right, sa right part ng screen yung minimap natin, medyo nilakihan natin, ano? Para makita nyo kung saan tayo papunta. So, basically, if nasa frontera kayo, if galing kayong frontera, punta lang kayo sa baba, sa south, going to Easload. So, bakit nyo gustong lumipat ng channel? Para makita kayo ng friends nyo, physically, doon sa loob ng, physically, no? Doon sa loob ng laro. Para makita nyo ang isa't isa. Para makapag-take kayo ng pictures, etc. Para makapag-quest kayo sabay-sabay. Like, for example, may kayong quest na kailangan na naka-party kayo at kailangan nyo makita. So, ayun, doon kayo mag-change ng channel. So, ito, nandito na tayo sa south gate ng frontera at pupunta tayo sa Easload. Hindi na kami naka-hand-in-hand. Ganun, bagal daw maglakad yan. Ito na, tingnan natin. Yun, hand-in-hand ng loob. Okay. So, ang cute ng hand-in-hand, no? So, ayan, papasok tayo sa Easload. Ayan, nasa Easload Island na tayo. Tapos, pupunta tayo dito. Dito yun, ano? Okay, pinakataas, guys. Sa pinaka-north part ng Easload Island. May kakausapin lang tayong NPC dyan para tulungan tayo maglipat ng channel. Okay. Nagutom na pala yung pet. Star. Tinatanong ako about starving. Well, anyway, so ito na yung kakausapin natin, si Channel Teleporter. Yan. Tap nyo lang siya. Tapos, tap nyo yung change line. Okay? So, pwede nyo, may mga recommendations dito. Like, for example, yung guild nyo, nasang channel ba? Yung mga kaparty nyo, nasang channel ba? And yung previous channel na pinanggalingan nyo. So, you can actually manually enter din. Ay, by the way, meron din pala mga channel dito specific for the community. Like, for example, English-speaking people, yung mga Thai players, Indonesian players, Chinese players, players from Vietnam, and then. So, in this case, like, for example, gusto natin lumipat sa PH50. Ayan, tatap nyo lang to, and then, sabi dito, changing channel will cost you some money. Pero kapag first time nyong maglipat ng channel, guys, libre yon. So, try natin, type natin, channel 50. Lilipat ako sa channel 50. Change land. Ito yung expense. Tignan natin din kung tataas siya, no? So, change line ako, 99 Zenny. Change line. Okay. So, makikita nyo, guys, paano nyo nga pala malalaman yung current channel nyo? Nakikita nyo sa taas, guys. Ito yung sa, ito ha. Upper, pinaka-upper right part ng screen natin. Ito, sa taas ng minimap, ito. PH50. Yan yung current channel ko. Okay, PH50. Kanina PH30 yan eh. So, ayan, balik ko, ligitan ko lang ulit yung screen. Para makita nyo yung kabuuan ng game. Okay, so balik tayo sa PH30 kasi nandun yung guild natin eh. Oops, channel teleporter and then change line o kaya go to guild line. Pareho lang naman ako ng pupuntahan. Tingnan natin kung mag-i-increase yung singil sa atin. Okay, so change line. Ay, hindi naka-specify. Libre ba yun? Tingnan natin dito. I think 99 Zenny pa rin. Hindi ko na notice yung Zenny ko. Tingnan natin kung ilang Zenny meron ako. Bag. I have 365826 Zenny. 365826. Tingnan natin kung mababawasan. Kung 99 pa rin yung mababawas. Hindi ko napansin kanina eh.
So, lipa tayo. 51 naman. Bayin natin yung channel. 99 Zenny pa rin, guys. So, hindi siya tumataas. 99 Zenny. Tignan natin. Nabawasan dapat ng 99. So, I only have 365727. Balik tayo sa guild channel natin. Tignan natin kung may singil. Kung nabawasan. Tignan natin kung nabawasan. 3657. Ay, pagpupunta ka lang pala sa guild line mo, walang bawas na Zenny, guys. So, ayan. Actually, no, ko lang din na-discover as I'm making this tutorial. But that's a good thing. So, pag basically, outside your guild channel, it would cost you 99 Zenny. Pero kung babalik ka lang sa guild channel mo, anong channel nandun yung guild mo, libre po. Okay? So, next tutorial or guide natin, guys. Taking photos of monsters for additional experience. So, punta tayo, tap natin yung more, adventure handbook, and then, ito. Yung second icon, monster album. Kung mapapansin nyo dito, ito, for example, yung pouring, may details siya. So, paano ba mapapalabas yung details? And I think for some heroes here, or heroes tuloy, monsters here, I don't have the details button available. So, for example, anong gagawin natin? Kapag kasi in-unlock natin to, I mean, para makuha yung ito. Ito pala, take a photo of lunatic. It will give me additional 30 experience. So, punta tayo sa labas. I think may lunatic dun. Ayan, si Stifler. Sunod sa atin. Oops. Hand in hand. Ayun. Ay, ikaw mag-hand in hand. Ikaw mag-confirm sa akin. Ayan. Punta tayo sa labas. Yung mga pets natin, pakainin kaya. Hungry. Pepet ko muna saglit. Ayun. Okay, lalabas tayo, magpipicture tayo. So, ganito guys, for every time na makakakita kayo ng bagong monster, basta doon nyo palang nakita sa account nyo for the first time, take a picture of it. Maka mini boss man yan or regular monster, take a photo of it. Para makita nyo yung details nila. Okay, so hanap tayo ng fabric dito. At pipicturean. May fabric ba dito? So, hanap tayo ng fabric. Ayun. So, pipicturean lang natin siya. So, pwesto lang kayo dyan. And then, get your camera. Basta makita lang siya dito. Kahit hindi exacto dun sa square ng camera. So, picture. Ayan. Got the information of fabric. So, close natin yan. Kahit hindi nyo i-save, that's fine. Lalabas yan dito. And then, yan. Oh, yun. Sakto pa pala. Pati pala itong... hindi, fabric. Lunatic pala yung kaninang inaano ko. Yan. So, pareho ko silang nakuhaan. So, basically, sa isang picture, kahit magkakasama nyo kuhaan yung monster, makukuha nyo yung information or yung detail. So, yun na nga, nadagdagan ako ng experience doon kasi kinuhaan ko sila ng photo. So, yung mga details na makikita, HP, level, race, etc., etc., Very useful to, especially kapag high-level monsters na yung mga kalaban nyo na, like for example, kailangan nyo i-counter kung anong race ng monster sila, tsaka kung ano yung mga loot na pwede nyo makuha sa kanila. Ayan, di ba? So, very useful yan. Okay, so pwede kayo mag-focus about, kukumplikuin nyo lang to. Ano ba yung EXP na dagdag sa adventure book? Adventure level. Oo, sa adventure level pala yun, guys, ha. Bakit ba kasi importanteng pa-level up yung adventure whatever na yan, di ba? Kasi, yung kaninang nakita nyo sa frontera, guys, doon nyo ipapa-level yung mga, ayun yun, dito. Adventure handbook. So, ako, adventurer level 11 ako ngayon. So, ayan, may mga mabibili kayong mga skills dyan, tulad nung nakita natin kanina sa skills. Itong adventure skills. Tapos, madadagdagan pa kayo ng slots, ng skills. Madami ka ng slots. Ayan. So, ako I have 4 auto skill slots. Sa'yo, ilan na? 1, 2, 3, 4 din.
Okay. So, ayun. Useful yan. Papa-level yan. And then, what else? Last tip for this volume 1 natin, guys, is taking photos of places or sceneries for additional EXP as well. So, buksan ulit natin yung handbook natin. Ito yan. Itong icon na to, map icon. So, ito makikita nyo dito. Meron ako mga sceneries na na-picturean ko na. Old office. Meron na pala yan. Hanap tayo ng mga pwede natin. Saan ba may bago akong pwede picturean? Hanap tayo, guys. Para makita nyo. Ruins. Fisherman's Wharf. Malayo ata. Yung saan ba yun? Hanap tayo dito para makita natin. Airship. Ano tayo, guys, ah? Nung pwede nyo makita dito. Hero of Antiquity, Swordsman Guild, Leviathan, Madame's Room, Ruins, Last Supper, Under... Pero ito, yung mga ganito na. Nakahanap ako, guys. Ay, meron na ako nyan, eh. Hanap tayo, guys, ah. I-ano lang natin. Teka lang. At basically, ganito kasi yan, guys. So, then, habang wala pa tayong place, kasi halos na-unlock ko na yung mga nandito sa current quests ko. Pero, every time na makikita, may makikita kayong camera, parang ganito, guys. Ito, papakita ko na lang sa inyo. Camera na ganito. To. Yan. Sa akin kasi, color blue na eh. Pag nakita nyo yan na, usually, it will turn into an icon with an exclamation point. So, ibig sabihin nun, may kailangan kayong kuhaan na picture. Okay, so, hahanap lang ako ng ano dito, lugar para ipakita sa inyo kung paano mag-take ng photos sa lugar na hindi pa natin nakuhaan. Sige, sige. Hanap ka, hanap din ako para ma-demo natin sa kanila. Oops, munti ka na ako ma-stuck. For sure, meron pa yan. Marami kasi mga sceneries eh. Let's see here. Punta tayo sa mga sunken island. Or baka meron tayong quest about taking photos. May e-power mirror dyan na kayong story. Ayan. So, in case may makita ka dyan, pwede din natin ipakita dyan. Ayan. Papakita namin sa inyo, guys, demo para lang, I mean, sa mga gusto ng visuals. Diba? Baka sabihin nyo rin, hindi na joke ko kayo eh. Pero ito, siguro sa ghost ship. Tignan ko kung may makikita ako sa ghost ship. Na bagong lugar. Ayun! So, guys, ito makikita nyo sa minimap, no? Zoom in natin konti dito. Oops, nawala. Ito pala, ito pala. Makikita nyo dito yung blue na camera icon kasi may exclamation point. Yan, puntahan natin yan. Kaya mag... Flywing. Di ba dito yun? Oh, pero I mean, parang ayokong gumastos ng flywing. Nagtipid. Pero ito, asa na ba tayo? Okay, nawala nga, no? Balik tayo dun. San ba ako galing? Nakakalito tong sunken ship. That pala, nag-flywing na lang ako. Okay, magpa-flywing ako. I have no choice. Sana mapunta tayo dun. Unfortunately not. So, gagastos pa tayo ng isang flywing. Hindi napipindot eh. Ayun pala. Oy, bagong tip to, guys, ah. Bagong tip to, ah. Yun pala. Yung ginagawa ko kanina, kinuklose ko pa yung minimap. Tapos, kinuklose ko pa yung minimap. Tapos, pipindot ako sa shortcut icon ko. Yun pala. Pwede ko nang tanggalin to dito, no? Sa, ano. Tapos, ito na lang, flywing na lang pala. Ayun. So, makikita natin. Di ba tayo? Yun, sinwerte na tayo, guys. Nakapunta na tayo sa area na to kung saan may gusto tayong kuhaan na picture. So, ito, pipesto lang tayo na medyo maganda. So, ang gustong scenery na kuhaan dyan, buksan natin yung camera natin. Ayun, no, makikita nyo, magi-green naman yan.
pag ano, pag dumarating yung point na, like for example, ayan o, makikita nyo, may red siya na icon. So, ayusin nyo lang yung pwesto kasi syempre, kailangan capture dito yung scenery. Kaya, picture na natin. And then, yan. Pwedeng hindi nyo i-save. Okay na yan. X na lang. Kung nagtitipid kayo sa space. So, makikita nyo ulit sa more and then adventure handbook. Tapos, makikita nyo may red dot na dito. Hanapin natin kung nasaan yan. Okay. Ayun. Captain's quarter. So, plus dami rin. Plus 245 EXP para sa aking adventure skills. Tapos may na-unlock pa ako dito na quest. Alright, so, ayan guys. Adventure handbook. Ayun, may na, dami kong EXP na nakompleto dun. Nakuha at nakompleto dun. So, ayan guys, that's it for the volume 1 para sa tips and tricks natin for Ragnarok Mobile Eternal Love. So, hopefully, madagdagan pa ang ating libro or video. Libro talaga yun, no? Video na mga tips and tricks as we also discover this game. So, yun na muna guys. I'll be signing out.